Ito ang UNTV News Worldwide. Salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na kaniyang bigay sa atin sa araw na ito. Kamusta na kayo mga kasangbahay? Kamusta na rin sa iyo Marie dyan sa lugar ninyo? Time check muna tayo Marie para sa lahat ng mga kailangan ng gumising sa araw na ito. 4:31 a.m. na o 4:32 a.m. na mga kababayan sa Pilipinas. Magandang umaga sa lahat ng mga nasa Pilipinas. Yes, Daddy! Kumusta? Magandang araw din sa ating mga manonood. Magandang gabi naman o hapon dito sa atin sa Western Hemisphere. Ngayon ay araw ng Miyerkules, April 19, 2023. Mula rito sa North Hollywood, sa Los Angeles, California, USA, ako si Sanicos. At mula naman sa Round Rock, Texas, USA, ako naman si Marie Peñaranda. Maghahatid sa inyo ng umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Public services sa Canada maapektuhan sa government worker strike. Afghan economy posibleng bumagsak kung bababa ang tulong na natatanggap ayon sa United Nations. Housing crisis nararanasan sa Australia. South Korea, Estados Unidos at Japan nagsagawa ng joint naval missile defense exercises. US diplomatic convoy inatake sa Sudan. Dalawang Chinese nationals arestado dahil sa Chinese secret police station sa New York City. Una sa ating umatigabong balita. Hindi pagkakasundo sa wage increase negotiations ang dahilan upang magkaroon ng federal government worker strike sa Canada. Bunso nito, pinangangambahan ang posibleng maging pinsala nito sa public services sa bansa. Mula sa Toronto, Canada, may umatigabong balita si Orlin Quijano. Magandang hapon dyan sa inyo, Orlin. Ano, mukhang iba't ibang lugar sa ating bansa ay may mga strikes ano, sa iba't ibang mga field. Dyan ba sa lugar ninyo, kailan ba isasagawa ang government strike ng workers dyan sa lugar ninyo? Good afternoon, Sunny. Nagkaisa ang pinakamalaking union ng Canadian government employees na magsagawa ng kilos protesta sa Miyerkules, April 19, 9 p.m. Eastern Time kung hindi magkakaroon ng agreement ng Martes. Ito ay pagkatapos tanggihan ng Public Service Alliance of Canada ang offer na binibigay ng gobyerno na 9% wage increase sa loob ng 3 taon. Ayon sa union, hindi ito sapat at nananawagan sila para sa 13.5% increase para sa Treasury Board employees at 20.5% increase naman para sa tax workers sa loob ng 3 taon. Kinakatawan ng higit sa 155,000 workers sa bansa ang Public Service Alliance of Canada o PSAC. Kung kaya't malaki ang magiging disruption sa public services kung sakaling matuloy ang pagwawelga. Sa kabuuan, 23 federal agencies at departments ang maapektuhan ng worker strike. At yan ang latest update mula dito sa Toronto, Canada. Balik sa'yo, Sunny. Oo, oh, Orlin, nabanggit natin kanina, no? Iba't ibang mga field ng gobyerno at private sector ang mga kailan lang nag-strike din ano dito sa US yung public rail workers dito sa US at tapos dito sa Los Angeles naman yung teachers na yung biggest union ng teachers at school system dito sa LA nag-strike din kamakailan lamang. Alam natin maraming naapektuhan kapag ganyan ano Orlin, diyan pa sa lugar ninyo sa strike na yan ano-ano ang mga public services ang maaapektuhan? At meron bang mga update? Go ahead, Orlin.
Oo, Sunny, ano, like what we mentioned earlier, 23 agencies at departments ng federal government ang maapektuhan. And some of the key players in that ay yung CRA or yung Canada Revenue Agency, which is malaking issue ngayon ngayon kasi nasa gitna tayo ng tax season. So magkakaroon talaga ng, kung sakaling matutuloy ang pag-uwelga ng mga empleyadong ito, magkakaroon ng malaking delay sa mga income and tax benefit returns ng mga mamamayan dito sa Canada. Pati na rin yung immigration, refugees, at citizenship Canada, kung kaya't magkakaroon on din ang delay sa pag-process ng mga applications ng citizenship at passport services dito sa amin kung matutuloy ang protestang ito. Sunny? Nako, malaki-laki palang sektor ang maapektuhan niyang strike na yan. Sana magkasundo sila agad sa awa ng Diyos para hindi malaking disruption ang maranasan ng mga kapwa-tao natin dyan sa Canada. Salamat sa iyong update, Orlin Quijano, mula naman dyan sa Toronto, Canada. Sunny, sana nga madali nga marisulba ang problema na yan dyan naman sa Canada. Pero puntahan naman natin ito, isa ang accounting firm na Ernst & Young sa humahabang listahan ng mga kumpanyang nagbabawas ng mga empleyado. Hindi rin magandang balita ito, Sunny. Dinadahilan ng kumpanya ang overcapacity sa kanilang pag-layoff. Ito naman ang umatikabong balita ni Noni Ramos. Kasama na ang accounting firm na Ernst & Young o EY sa listahan ng mga kumpanya na nag-layoff ng mga empleyado. Aabot sa 3,000 mga trabaho ang nabakante sa US region ng EY dala ng overcapacity, mataas na employee retention rates at ang kasalukuyang kondisyon ng financial ng kumpanya. Karamihan sa 3,000 mga trabahador na natanggal ay nasa consulting sector ang itinalaga para tumulong sa mga kliyente sa iba't ibang mga problema at proyekto ng negosyo. Kasabay ang hakbang ng EY sa economic downturn ng corporate America. Isa sa mga kakumpetensya ng EY, ang KPMG, ay nag-anunsyo na rin umano ng layoff sa Estados Unidos. Kamakailan lang, ilan din sa mga US companies ang nag-anunsyo na ng pagbabawas ng kanilang mga empleyado. Nagbawas din ng 201 kawani ang real estate company na Redfin sa buwang ito. Katumbas ng 4% ng kanilang manpower. Kasama rin ang Apple na nagtanggal ng ilang roles sa corporate retail teams. Sa ngayon, ayon sa layoffs.fyi, nasa 170,000 na ang naging total number ng layoffs sa taong 2023. May mga negatibong epekto ang layoffs sa ekonomiya, gaya ng mas mataas na unemployment rates, mas mababang consumer spending, at mas mababang tax revenue. Gayunman, may positibong epekto rin naman ang layoffs gaya ng mas mataas na efficiency at productivity ng employers at labor mobility at flexibility para sa mga na-layoff. Noni Ramos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Puntahan naman natin, Marie, ang Middle East. Muling umapela ang United Nations ng international aid para sa Afghanistan. Babala ng UN kung babagsak ang pondong inilalaan sa bansa bilang pagresponde sa hakbang ng Taliban government na pagbabawal sa kababaihan na magkaroon ng access sa education at trabaho, mangangahulugan ito ng matinding kahirapan sa bansa sa loob ng ilang dekada. Nananatiling walang koneksyon ang Afghanistan sa global financial system simula nang mahalal o mamahala ang militant group noong August 2021. Kailangan ng bansa ng dolyar na sa pamamagitan ng foreign aid upang makapag-angkat ng pagkain at mapasigla ang ekonomiya. Samantala, hinihikayat naman ng gobyerno ng Australia ang Airbnb at holiday homeowners na iparenta ng long term ang kanilang property. Bunso dito ng housing crisis sa bansa. Ito ang umatikabong balita ni Azel Kaisip. Patuloy ang paglala ng housing crisis sa Australia dahil sa kakulangan ng tirahan at pagtaas ng renta sa bansa.
Dagdag pa rito, maraming may-ari ng tirahan ang nagpaparenta lamang ng short stay para sa mga bakasyonista. Ayon sa isang pag-aaral ng University of Queensland, 251,000 na tirahan sa bansa ang nasa short stay accommodation websites noong nakaraang taon. Kaya naman hinihikayat ng mga lokal na pamahalaan ang homeowners ng Airbnb at holiday homes sa iba't ibang estado na ilagay sa long-term rental markets ang kanilang property sa halip na iparenta lamang ito sa maikling panahon. Sa kasalukuyan, ayon kay Brendan Coates, Economic Policy Director, kailangang magtakda ang gobyerno ng regulasyon sa land tax ng short stay houses upang mabawasan ang mga natutulog sa caravan, sasakyan at tent. Samantala, ayon naman kay Hayden Groves, Pangulo ng Real Estate Institute, aabot sa 42,000 property ang magiging available for renting bago mag-winter kung tutugon ang naturang homeowners. Azel Kaisip, UNTV News and Rescue Australia, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ng joint naval defense exercises ang South Korea, Estados Unidos at Japan. Sa gitna ito ng tensyon sa Korean Peninsula. Ito ang balita ni Ryomer Bugas. Upang tapatan ang tumitinding nuclear arsenal ng North Korea, nagsagawa ng isang joint missile defense exercise ang Japan, South Korea at Estados Unidos. Isinagawa ito araw ng Lunes, April 17, kasunod ito ng ginagawang weapons demonstration ng Pyongyang, partikular na ang isang solid fuel intercontinental ballistic missile o ICBM. Itinuturing ang weapon na mas mobile, mas mahirap na i-detect at kayang maging punterya ang continental US. Batay sa Navy ng South Korea, nangyari ang three-way drill sa international waters sa silangang baybayan ng bansa. Nakatuon ang pagsasanay sa mga pamamaraan upang ma-detect, masubaybayan at makapagbahagi ng mga impormasyon kaugnay ng paparating na North Korea ballistic missiles. Kabilang sa one-day naval exercise, ang isang Aegis destroyer ng bawat bansa. Samantala, pinangangambahan naman na magdulot ng reaksyon mula sa Pyongyang ang ginawang pagsasanay ng USA, Japan at South Korea. Ito ay lalo na at naniniwala ang Pyongyang na invasion rehearsals umano ang military drills sa Asian allies nito. Ryomer Bugas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inatake ang isang US Embassy convoy sa Sudan. Sa gitna ito ng bakbakan sa pagitan ng Sudan Armed Forces at isang paramilitary force na nasa ika-apat na araw na. Ito ang umatikabong balita ni Cas Carrieto. Inihayag ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken na pinaputukan ng isang U.S. Embassy convoy sa Sudan araw ng Lunes, April 17. Sa kabila ito ng ginagawang hakbang ng Washington upang magkaroon ng tigil putukan sa gitna ng dalawang top generals ng Sudan. Apat na araw na ang matinding bakbakan sa pagitan ng armed forces ng Sudan at paramilitary force na Rapid Support Forces o RSF. Batay naman sa inisyal na ulat, iniuugnay sa RSF ang pag-atake sa US diplomatic convoy. Ligtas naman ang lahat ng kabilang sa convoy ayon kay Blinken. Nagpapakita namang walang senyales ng paghupa ng tensyon sa Khartoum ang nangyaring pag-atake sa convoy. Gayun din ang paglusob sa tinutuluyan ng EU envoy at pambobomba sa bahay ng Norwegian ambassador. Milyon-milyong residente sa Kapitolyo at iba pang malalaking lungsod ang nagtatago sa kani-kanilang mga bahay sa pangambang maipit sa mga kaguluhan at karahasan. Batay sa tala ng United Nations, mahigit na sa 185 ang bilang ng mga nasawi sa bakbakan, samantalang lagpas sa 1,800 ang nasugatan simula ng sumiklab ang gulo noong Sabado, April 15. Kath Carriedo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Puntahan naman natin, Marie, ang New York. Arestado ang dalawang Chinese nationals
na pawang residente ng New York City, USA araw ng Lunes, April 17. Kaugnay nito ng pagpapatakbo ng umano'y Chinese police station sa Manhattan. Ito ang balita ni Klein Singka. Unlike typical officers, the MPS officers who have been charged today are not focused on preventing crime. Rather, the complaints charge these MPS officers with engaging in transnational repression schemes targeting members of the Chinese diaspora community in New York City and elsewhere in the United States. Inihayag ng U.S. Justice Department na arestado ang dalawang Chinese nationals dahil sa operasyon na isang illegal na police station sa New York City. Kinilala ang dalawang Chinese nationals na sina Harry Lu Jianwang, 61 taong gulang, nakatira sa Bronx, at Chen Jingping, 59 na taong gulang na taga Manhattan. Kinasuhan sila Lu at Chen ng pakikipagsabwatan upang mamaktong mga ahente ng Chinese government. Gayun din ang obstruction of justice dahil sa pagsira sa ebidensya ng pakikipag-ugnayan nito sa China's Ministry of Public Security o MPS. Ina-monitor at tinatakot umano ng secret police station ang mga kritiko ng Chinese government. Ito rin umano ang unang overseas police station sa Estados Unidos na itinayo sa ngalan ng Fuzhou Branch ng China's Ministry of Public Security. Nakahimpi sa isang office building sa Chinatown ang secret police station na isinara noong fall ng 2022 matapos malaman ng mga operator nito ang FBI investigation. Samantala, sa isang hiwalay na reklamo, 34 na opisyal ng China ang kinasuhan ng paggamit ng mga Peking social media account para takutin ang Chinese dissents sa Estados Unidos. Hinahanap at hinaharas umano ng mga ito ang Chinese dissidents sa buong mundo sa pagsisikap na patahimikin ang mga pumupuna sa gobyerno ng China. Nagbukas naman ang FBI na isang website para sa managnanais na iulat ang ginagawang pagmamanman, pananakot o pananakit na foreign government sa sino mga residente ng Estados Unidos. Those folks who are potential targets of PRC-directed harassment, intimidation, and spying. My office and our law enforcement partners are here to protect you and your rights, and no foreign country will stop us from doing that. Klein Singka, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Balikan naman natin ang Canada, Sunny. Itinigil ng Canadian public broadcaster CBC ang paggamit nito sa Twitter. Huling news organization ito na kumukwestiyon sa bagong labels na itinatakda ng social media platform sa account users. Ito ang umatikabong balita ni Charles Corpus. Tumigil sa paggamit ang Twitter ang Canadian Broadcasting Corporation araw ng Lunes, April 17. Ito ay matapos lagi ng social media platform na pagmamayari ni Elon Musk ang account ng CBC at Radio Canada ng label na government-funded media. Ayon sa public broadcaster, layan ng label na sirain ang kredibilidad ng istasyon. Sa pahayag ni CBC spokesman Leon Marr, maaaring maging powerful tool ang Twitter para sa mga mamamahayag upang makapag-communicate sa Canadians. Subalit sinisira umano nito ang accuracy at professionalism na kanilang trabaho. Nagpadala ng liham sa Twitter ang CBC upang hilingin sa kumpanya na suriing muli ang kanilang designation. Subalit nag-tweet si Musk kaugnay ng issue at binago ito sa 69% government-funded media. Subalit giit na CBC, wala sa pamantayang ito ang stasyon. Dahil publicly funded ito sa pamamagitan ng parliamentary appropriation na pinagbobotohan ng lahat ng parliament members. Bukod dito, protektado sa ilalim ng Broadcasting Act ang editorial independence ng Canadian public broadcaster. Sa Estados Unidos, inanunsyo rin ng National Public Radio o NPR at Public Broadcasting Service o PBS na hindi na sila gagamit ng Twitter dahil sa labels na anila ay hindi akma sa kanilang editorial independence at funding models. Charles Corpus, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Public service muna tayo, Marie. Magsasagawa ng virtual town hall meeting ang Philippine Consulate sa Milan, Italy. Samantala, magkakaroon ng libreng online financial literacy session
ang Bureau of Treasury para sa mga kababayan sa Singapore. Ito ang umatigabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Iniimbitahan ng ating mga kababayan sa Milan, Italy na dumalo sa isasagawang virtual town hall meeting. Gaganapin ito sa April 21st, alas 7 ng gabi via Zoom at Facebook Live. Sa mga nais makilahok, mag-email lamang ng detalye sa milan.pcg@tfa.gov.ph. Maghahandog naman ang Bureau of Treasury ng online financial literacy session para sa mga kababayan sa Singapore. Gaganapin ito sa April 23, alas 10 ng umaga. Pag-uusapan sa session na ito ang tungkol sa pagbukas ng US dollar account at pagbili ng retail dollar bonds. Sa mga nais dumalo, mag-register lamang sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Singapore sa facebook.com/phinsingapore. Iniimbitahan naman ang mga kababayan na pag-ibig fund member sa North America na dumalo sa libreng webinar. Gaganapin ito sa April 27, alas 8 ng gabi via Zoom. Pag-uusapan sa webinar na ito kung paano mag-apply ng loan at kung paano mapapalago ang inyong savings sa pag-ibig fund. Sa mga nais dumalo, maaaring makita ang Zoom details sa official Facebook page ng pag-ibig virtual office sa North America sa facebook.com/pagibig.bo.northamerica. Samantala, naghahanap naman ang Philippine Embassy sa Spain ng longest-staying Filipino sa bansa para sa Gawad Ambassador Philip J. Lovelier. Sa mga nais sumali, magsumite ng dokumento sa pamamagitan ng email sa cultural@philembassymadrid.com, particular ng supporting documents kung gaano katagal na ninirahan sa Spain. Sa May 25, 2023 ang deadline ng submission at ang mapipiling top 10 nominees ay bibigyan ng award sa Kalayaan Festival Madrid sa June 18, 2023. At yan muna ang latest, mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito na, Sunny, habang lumalakas ang hangin sa pareho nating location at tumataas naman ang chances of rain dito sa aking lugar, ito naman ang hindi natin makalilimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Sunny, pwede bang bumati? Yes, 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 pwedeng bumati! Ayun, narito po ang pagbati mula sa ating kababayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Sis Amin Pardo. Nandito po ako ngayon sa Wisconsin. Nagpapasalamat po ako sa isang mabuting pagkakataon na ito na binigyan po tayo ng Diyos na makabati po. Nabati ko po ang aking mga anak, mga apo, mga kapatid, mga kaibigan, mga kapatiran sa iba't ibang tapo ng mundo. Hello po sa inyong lahat. Ako naman po sa awat tulong ng Diyos, nasa mabuti naman po kami kalagayan. Dito po ako ngayon sa sasakyan, galing po kami sa doktor ngayon ng aking asawa. Kamusta na mga anak ko dyan, mga apo, mag-ingat kayo palagi. Ingatan kayo naman ng Diyos palagi at sana huwag kayo mga kakalimut magdasal. At po okay ng Diyos na makita-kita tayo soon. Salamat po sa mga kapatiran dito po sa Wisconsin. Sobrang pong bless at nakita ko rin po ang ibang mga kapatid. Salamat po sa Diyos. Ingatan po naman po tayo sa araw-araw po natin mga paggawa. Bye! Ayan, kita-kits daw soon. Sana tayo rin, ano? At talaga naman ang ating mga kababayan kahit nasa sasakyan, kahit naglalakad, basta batian, ready. Gusto din natin batiin, Sunny, ang ating mga kababayan na patuloy na nanonood dito naman sa Texas, USA. Gayon din dyan sa San Pedro, Laguna, kung nasaan ang aking mami at ang aking anak na si John Michael Peñaranda. At gusto din natin batiin, syempre, Sunny, ang aking piamor. Ayan, si Branover Peñaranda, kumusta? I'm sure very happy ka dito sa aking location. At syempre, Sunny, gusto din natin batiin ang ating pasugid na taga-subaybay ng mga East Coast USA seniors. Yan ang ating mga prayer warriors dito naman sa dakong ito ng Amerika. Go ahead, Sunny, sa iyong pagbati. Oy, Marie, total, binati mo na yung mga seniors natin dyan sa East Coast. Ano? Ito nakaraang Sunday kasi, Marie, dito sa atin, ano, sa Amerika, na kita-kita kami dyan sa Las Vegas ng ilang members natin ng MCGI, sa mga kapatid natin dyan. At nakita ko, Marie, ng mukhaan na answered prayer. Kasi lang, nakikita ko lang sila sa Zoom, Marie, yung ating mga seniors sa Las Vegas. Marie, nakita ko si Nanay Lucita,
si Sis Edith, si Sis Yoli, at nakita ko din sila ano, sila Brad Mar at saka si Sister Re ng Arizona, nandoon din sila sa Las Vegas. Kaya hello hello po sa inyo. Shout out po sa inyo. Magkita-kita na tayo ulit ha. Sana kung lolobi ng susunod ang mga panahon. At binabati ko rin, Marie, syempre yung ating mga members ng Youth Ministry ng Las Vegas at ng Los Angeles. Magkakasama kami na itong nakaraang weekend sa Victorville at saka dyan sa Las Vegas. At kung lolobi ng Diyos, magkita-kita naman tayo ng mga Youth Ministry members naman natin dyan sa San Francisco sa katapusan na itong buwan ng April. At shout out din, Marie, syempre, sa ating mga nakasamang mga kapatid dyan sa Las Vegas. Ganun din, kila Mami Bet at Daddy Edat, at kila Brad Jocel, kay Sis Ransa, kay Brad Marvin, at kay Sis Joe. Syempre, kay Kuya Daniel at kay Ate Arlene. Shout out po at kamusta na po. Samahan na palagi ng Panginoon. At ganun din, binabati natin, Marie, lagi-lagi na ang ating mga taga-subaybay sa UNTV Channel 37, ang mga nakikinig sa atin ngayong araw sa Radyo La Verdad, 1350 sa buong Pilipinas, Marie. At ganoon din ang mga nakatutok sa atin na mga kababayan natin, ha, Marie, sa ating mga social media accounts dyan sa Facebook at sa YouTube. Araw-araw silang nandiyan, sila Vivian Moreda, si Erwin Azul, si Aurora, yung kanyang butihing may bahay. At ganoon din kila Daniel Valdez, Irneo Chamiso at iba pang mga kababayan natin na lagi araw-araw nakasuporta sa atin sa UNTV. Salamat sa Diyos sa patuloy niyong panonood sa UNTV at sa manawa ng Panginoon sa buong maghapon at sa buong magdamag. At tawagin na natin, Maria, kasama natin ngayon. Andiyan dyan ng ating mga kasama sa Pilipinas, si Amigo Sherwin. Amigo, ano ba ang ating humahataw na balita dyan sa Pilipinas? Marami tayong humahataw na balita ngayong umaga, Sunny at Marie. Pero bagong lahat, good morning muna sa inyo. Ayan, magandang umaga dyan. Ano, sa, ano pa ko sa inyo ngayon dyan, Sunny at Marie? Jan Marie, sa inyo muna. Magkaiba kami oras ni Marie eh. Oo, ngayon, check natin. Time check tayo dito sa Texas, which is West Coast. Time ay mag-aalas 4 na ng hapon naman, araw ng Martes sa Amiba and Sunny. Ito ang Central Standard Time ang ibig ko sabihin. Ikaw, Sunny, anong oras na ba dyan? Kung mag-aalas 4 na sa kanila, Amigo, sa Texas, sila kasi Central Standard Time ang tawag, Amigo. Dito naman sa amin, Pacific Standard Time ang tawag. 2 oras kami pabalik. So kung mag-aalas 4 na kay Lamarie, kami naman ay mag-aalas 2 na dito sa lugar namin sa California, sa Pacific Standard Time. Pero araw pa rin kami ng Martes dito, ng tanghali dito sa California, Amigo. Ayun. At maganda ang panahon ngayon sa inyo dyan, ha? At meron akong good news sa inyo. Baka gusto nyo umuwi ng Pilipinas sa susunod na buwan, Mayo. Mababa daw ngayon ng, ano, ang pasahe sa aeroplano. Gawang mababa ang presyo ng jet fuel sa world market. Eh yan eh, kung gusto nyo lang naman. Wow, very good naman, news Marie. Yan. Baka naman, sige, tingnan natin kung ma-expedite ang ating mga passport renewals, ano, at balitaan ka namin agad, ano, Amigo? Sunny. At pero alam mo, Amigo, Amari, kung uuwi tayo next month, ano, dapat, ano, Amigo, alam mo, dito sa lugar namin kasi ay last day ng ano, filing ng tax eh, dito sa Amerika, Amigo. Ngayong araw na ito, hanggang alas 12 ng madaling araw, mamayang gabi, kaya Marie, dapat yung mga kababayan natin na tayong dalawa nakapag-file na ng tax para may tax return tayo pang bilhin ng ticket pauwi ng Pilipinas, Marie. Oo, alam mo, Amigo, maganda yung balita mo, no? At yung paalala mo din, ano, Sunny, para sa mga kababayan natin dito na hindi pa nagpa-file na kanilang tax. Pero yung sa akin, sunog na eh. Kasi maaga talaga ako mag-file for the purpose na syempre may nakukuha pa tayo kahit papano na tax credit. Ginagamit na natin yung sinasama na natin sa ating budget naman. At isa naman sa balita natin, kung mapapansin nyo, mahangin ngayon na talagang spring season na. Mahapdi sa mata. No, kanina pa ako nagpupunas ng aking mata dito dahil napakataas ng pollen, particularly ang oak. Dahil oak season ngayon. So ang ating mga kababayan na allergy sufferers, yan, namamaga ang mata, masakit, mahapde, umuubo, apektado din ang boses, ano, Sunny at Amigo. Ganyan dito, kaya sabi nga ni
Nomar, ano, amigo, ang arte-arte na daw niya kasi apektado siya ng allergy na ito. Samantalang dyan naman sa Pilipinas ay wala. Ang sagot ko naman dyan, ano, kung bakit yung mga kababayan nating Pilipinos na nung nagpunta dito sa Amerika, may mga allergies na sila na iba-iba. Kasi meron naman dito ng mga kakahuyan o mga iba't ibang klase ng puno na wala dyan sa Pilipinas. Kaya ngayon na nandito yan at nalalanghap natin ang kanilang pollen, lalo na pag spring and winter season, ay apektado naman ang iba sa ating mga kababayan. So yan ang kinakaharap ngayon ng Texas dahil lalo na dito sa Austin, amigo, napakataas talaga ng pollen count dito at marami talaga ng mga allergy sufferers ngayong season na ito ang umiinom ngayon, nagtitake ng kanilang mga allergy meds. Ayan, sige, aabangan natin ang inyong mga humahataw na balita. Salamat, amigo Sherwin, at sa ating mga correspondents mula naman sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasambahay, kung mayroon pa po kayong hindi napanood na balita o nais niyong muling balikan o tunghayaan ang ating mga balita sa UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya ano pang inintay natin? Tara na, subscribe, like, and share! At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Proverbs chapter 17, verse 22. A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones. Amen. Salamat sa Diyos sa kanyang mga salita at talagang proven yan. Sana yan, no? At yan po ang mga umaatake mong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Miyerkules, April 19, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Sa ngalan ng lahat ng grupo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350, mula rito sa Round Rock, Texas, USA, ako, si Marie Peñaranda. At mula naman dito sa North Hollywood sa Los Angeles, California, USA, ako si Sanicos. Dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat sa Diyos.